Hello there. Before we start, kindly like and subscribe now to our channel. And if you don't mind, hit that bell icon so you won't miss a thing. Also, you can follow our social media accounts to get updated. Our Facebook page, send us a friend request in our Facebook account, and also we have our Instagram account. Thank you so much and keep on watching. And before I forgot to tell you again and again, I always said this in my videos that I am not in a quiet place. So if you hear some noise background, I apologize in advance. Thank you for your understanding. So yun guys, mag-start tayo na mag-art vlog ngayon. So first time ko mag-Tagalog sa video na to. Kung meron man kayo nakitang mga videos ko na Tagalog ay siguro dalawang peraso lang yan o hindi pa. So naisipan ko lang mag-art vlog ngayon. Wala lang. Kasi trip ko lang ang pakita sa inyo yung mga gamit ko for beginners. Opo, beginner pa lang ako pagdating sa drawing kasi hindi ko naman din inasahan na mahihilig ako sa art. So yan, start na tayo. Papakita ko sa inyo yung mga art materials ko na meron ako ngayon. So ayun guys, start tayo sa mga clipboard na meron ako. Ito ay isang clipboard na nabili ko sa siguro sa National, hindi ko matandaan kung saan ko siya nabili. Ayan, pero malaki siya, tas plastic. Ito naman yung pinakauna kong clipboard na nabili. 50 pesos yung bili ko dito, pero medyo ano na siya. Ayan, may damage na. At ito yung huli kong nabiling clipboard. 50 pesos lang din. Ayan yung gamit ko kapag gay-sketch ako, ganun. At ayan, ayan yung mga clipboards na ginagamit ko. At ito guys, dito ko nilalagay yung mga art na nagawa ko. Ayan guys. So ito naman, box siya, no? Parang pinaglagyan ko ng mga arts, mga paint, ganun, yung acrylic ko, tsaka yung poster. So kaya siya nakaganyan, kaya nakatip, kasi naglipat kami ng bahay. Eh, baka, pag dito, baka, maano siya, mabuksan sa biyahe, kaya nilagyan ko ng tape para secured siya, hindi siya ganun, mabuksan. Ayan. Nga pala guys, voice over lang itong ginagawa ko kasi nung finifilm ko tong video ay maingay yung mga aso ko dito kaya hindi ako makakapagsalita, baka hindi nyo din ako madinig. Kaya voice over na to, sinasabayan ko yung video ngayon. Ayan guys, makikita nyo na ayan yung laman niya. So ayan, yung mga ano ko, acrylic paints na nabili ko sa Shopee. Sa Shopee ko lang nabili yan. Ayan yung brown, yung burnt sienna to. Burnt sienna yan. Na acrylic paint. Tapos yung red, ginamit ko to sa pag-glass paint ko dati. Tapos nagtry kasi ako nun ng glass paint. Tapos ito yung dilaw, yellow. Ayan. Tapos white. Tapos yung black tsaka yung blue. Guys, hindi to sponsored. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga nabili ko online. Nga pala guys, bago pala lahat, papakita ko muna yung aso ko sa inyo. Ang ingay kasi na to nung nag-film ako, kaya, ayan, papakita ko sa inyo yung aso ko. Wala, trip ko lang. Char! Ayan, hello! Si Spark. Spark yung pangalan niya. Distemper at Parvo Survivor po yan. So, balik tayo sa art. Ayan, ito, alam niyo yung sa Apple, pag bumibili kayo ng Apple, ayan, yung balot niya. So, ayan, di ko alam kung bakit nandiyan pa yan. Sa pagkakatanda ko, ginamit ko yan sa project ko dati nung high school ako. Nandiyan pa. Tapos, ayan, madami akong ano, balon ng stapler. Tapos, hindi ko alam, ba't nandiyan yung TV box na yan. Hindi tayo sponsored, guys. Ayan. Tapos, toothbrush. So, bakit may toothbrush dito? Yun yung ginagamit minsan yung spa, pang ano, sprinkler. Yun, ganun. Sa art. Ayan. Meron ako dito ng poster paint na burnt sienna din yan. Ayan. Yun yung poster paint na ma-oil. Yung brown. Tapos ito green. Poster paint na yan. So, yellow. Mga hindi ko na din nagagamit to.
Nandiyan lang siya. Ito, mga nauna kong poster paint, ayan, parang hindi na din siya pwedeng ipang ano. Kasi ubos na din. Tapos white. Ayan. Ayan, ayan. White. Tapos, yung favorite color ko na blue. Ayan. Halos ubos na yan, guys. At ito, guys. Ang makakahula na ito, maganda at pogi. Charot. Ayan. Walaan nyo kung ano to, guys. So, ang clue ko dito, bago mag-pandemic, nagkaroon ng event sa Philippines dito. Ayan. Yan yung laman. Ang makakahula niya, may libreng shoutout. Ayun, oh, nakita nyo? So, ito, guys, ay papakita ko sa inyo yung laman kung ano to. Tandaan nyo yung pumutok yung vulkan tapos nagka-ashfall. Ito po yung laman na kumuha ako ng remembrance. Pero kumuha ako ng pang-remembrance. Ayan. Yung ashfall. Yan yun. Yan. Trip ko lang kasi ilagay dyan yung remembrance. Dun. Yan. Dun na siya. Yan. Tapos mga ayan. Yung ball pin na walang tinta. Pwede ito pang indent. Yung sa kapag magdodrawing kayo ng hair strand. Yan, ganyan yung ginagamit ng mga artist na napapanood ko, nag-i-indent sila sa papel. Ganun. Tapos foam, yung mga foam ako, pang, ano yan, pang smudge, ganun. Tapos, yan, mga balbaso-basura na lang dyan. Joke. Tapos another, ano, bala ng stapler, tsaka yung mga color pen. Totoo, wala nang tinta yung mga color pen na yan. Nandyan lang siya, tinabi ko lang. Ayan siya, guys. Ayan. Iaano ko na to, guys. Pass forward ko na kasi ililigpit na natin. Ayan, guys. So, titapean ko ulit kasi ibabalik ko siya doon sa pinanggalingan niya para hindi mabuksan yung box. Actually, kung makikita nyo, guys, madumi yung box. Sa totoo kasi, inisketchan ko yan. Gagawin ko sanang Starry Night. Kaso, di ko na nagawa. Tinamad na ako magpintura. Ayan. Ayan, ang dami kong balahibo sa katawan. Sa damit. Ayan, guys. Ito yung lalagyan ko ng mga art mats. Ayun, oh. So, may lip si Brute Owner. Tumilip na. Ayan. Papakita ko sa inyo yung laman nito, guys. Ayan. Start na tayo dito. So, ito si Brute Owner, guys. Nabili ko siya online. Sale kasi noon. Tapos, nabili ko siya for 300 pesos lang. Ayan. Maganda siya, guys. Dati nalilito ako kung yung oily pencil tsaka oil pencil na pinagkaiba. Sabi sa akin, sa manufacturer lang daw yun. Pero, original naman to, guys. Ayan. Maganda to, guys, lalo na kung beginner ka tapos nag-aaral ka mag-color pencil na drawing. Recommended to, mura na, tapos maganda pa yung quality niya. Brute Owner 48 colors po yun nasa akin. Ayan siya, ganyan yung itsura niya. May case na din siya tapos may lalagyan sa loob. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan, tatabid na natin to. Babalik ko lang. Tapos pakita ko sa inyo yung mga gamit kong iba. Sa totoo lang, guys, hindi talaga ako magaling mag-drawing. Nagpa-practice pa lang ako na mag-drawing ngayon. Kasi, dito, may subject kami dati na drawing. Tapos ayun, napilitan ako mag-drawing. Kaya, hindi ko alam na may ganun pala na technique, ganyan. Hanggang sa nainganyo akong gawin. Ito naman yung ano, nabili ko din sa online na ano, sketchbook for only 100 pesos yan. Ayan siya. 1.5 cm yung kapal niya. No? Ayan, guys. Maganda niya. Maganda po yung book na yan. Pwede siya pang sketch nyo, ganyan. Tapos,
eto, yung vellum board na orange. So, dati kasi, hindi ko alam kung ano ba yung mga papel-papel na may ginagamit pala sa pag-i-sketch, ganyan. So, nanonood ako ng mga tutorial, ano ba yung magagandang gamitin na papel para sa mga pag-drawing, ganyan. Ayan guys, kung makikita nyo, beginner pa lang talaga ako. Ayan yung, nagpa-practice ako, ganyan. Dyan ako nag-i-sketch, dyan ako nagdo-drawing. Ayan. Orange vellum board po siya. Nabili ko lang din yan online. Tapos ito guys, yung Fabriano Mixed Media. Kasi nakita ko din to online na ginagamit ng mga artist. Eh di po, nung napunta ako sa ano national, bumili ako. Tapos, tinaray ko siya. So, ako, beginner, hindi pa talaga ako marunong mag-drawing. Nag-try ako. At ayun, nasayang yung isang papel. So, hindi ko na siya binabawasan pa ulit. Kasi, alam ko sa sarili ko na hindi pa ako professional, hindi pa ako ganun ka galing mag-drawing. So, baka masayang lang. Ayun. So, kung ayan, kung ikaw beginner ka pa rin, katulad ko, pwede natin itong gamitin po, Merit Sketchpad. So, para sa akin, hindi talaga ganun ka ano yung papel niya. Hindi siya ganun kaganda katulad nung Canson. Mamaya papakita ko sa inyo yung Canson. Pero good siya for beginner. Pag mag-i-sketch ka, ganun. Magpa-practice ka. Tapos, ito yung paborito ko talaga. Ito yung Canson Sketchpad. So, itong Canson Sketchpad, nirecommend siya nung teacher ko dati. Kasi nga, sabi niya, magdo-drawing kami. So, sabi niya, bumili kayo ng Canson. I-recommend ko sa inyo na bumili kayo ng Canson. Kasi maganda yung papel niya. 90 GSM siya. Tapos, pwede siya sa charcoal, pwede siya sa pencil, pwede siya sa graphite. Tapos, dyan ako nag-umpisang magkaroon ng hilig sa pagdo-drawing. Yung hilig ko sa art. Natuklasan ko na, ay, ganun pala yun. Nasa papel din pala yun. Tsaka, nasa gamit din pala yung, ano niya, yung pagdo-drawing sa mga medium na gamit. So, ayun. Kaya, simula nun, nag-try ako mag-drawing. Nagpa-practice ako hanggang ngayon. At, nakakatuwa kasi nalilibang ako, nawawala yung stress ko pag ganun. Tapos, eto guys, tandaan nyo dati na nagkaroon ng Shopee 99. Ayan. Na-trending to. Pero, bago nagkaroon ng Shopee 99, hindi ko naabutan yun. Hindi ako nakabili nito noon. Eh, mas mura to noon eh, noong nag-99. Nabili ko to bago noon, siguro mga nasa 50 pesos, 70. 75 bata bili ko noon, bago pa nagkaroon ng 99, sayang. Kung alam ko lang magkakaroon ng promo noon, di sana noon ako bumili. Ayan, hindi ko alam kung bakit may ganun yun, may gasgas yung tin can, pero ngayon ko lang nakita yan, nag-unbox tayo. Kaya yan, nagpakita ako sa inyo na video. Hindi ko naman ginagalaw yan kasi maingat din ako sa gamit. Ayan, balik ko na lang guys. Maganda to, yung pencil na yan. Hindi nga lang siya gano'n ka-quality syempre, pero maayos na. Pwede na din pang-drawing. Maganda naman. Nasa artist din yan, nasa pag-ano din yung paggamit. Ayan, cashmere. Maganda to guys. Ito yung una kong nabili na graphite na set. So, nabili ko lang din siya sa Shopee. Ayan, 14 pieces siya. Tapos dark yung kulay niya. Ayan. Ayan o. Tapos medyo shiny kung makikita nyo. Ayan. Tapos, ano bang next ko dito? Again, guys, nagbo-voice over na lang ako kasi, ayan, guys, yung ano, blending pangkaskas sa blending stamp. Kasama yun ng blending stamp. Kung wala kayong ganyan, pwede naman kayo gumamit ng liha. So, guys, hindi tinatasahan tong blending stamp, ha? Pwede kayong gumamit ng cutter o ng liha nga kapag madumi na siya. Huwag yung tatasahan, masisira yan. Ayun. Pero nung hindi pa ako marunong gumamit niyan, malay ko ba, tinasahan ko, ayun, nasira. Hindi ko naman kasi alam na inaano pala yun. Tapos ito guys, color pencil na nabili ko lang sa tindahan. Tapos, oil pastel. Ayan, may oil pastel ako nabili sa Shopee. Kasi nag-try din ako mag-oil pastel nun. Naku-curious kasi ako sa mga medium. Kung paano ba sila gamitin. Ganun. So, nag-try ako. Mura lang naman ang bili ko dito. Pero maganda na din siya kumulay. Ayan. Pero kung gusto niyo talaga na magandang oil pastel, edi siguro mag-sakura kayo. Kasi hindi. Meron akong sakura. Kaso, 10 years na yung tanda nun. Pamana sa akin ng tita ko. Eh, hindi na siya ganun ka-pigment. Pero maganda kumulay yung ka-sakura. Eto guys, another blending stamp, yung cotton buds. Kung wala kayong tortillion o wala kayong blending stamp,
pwede kayo gumamit ng cotton buds o kaya yung cotton balls. Ayan. O kaya pwede din kayo gumamit ng mga brushes. Ako, nung hindi pa ako marunong, talaga ang gamit ko dati yung blending stamp. Hanggang sa na-research ko, pwede pala gumamit ng brush pang blend. Tapos nag-try ako hanggang sa yan na ngayon ginamit ko pang skin tone, mga ganun pang blend. Yan. Actually guys, di pa rin ako marunong mag-portrait hanggang ngayon eh. Nagpa-practice pa lang talaga ako. Alam niyo yun, may mga materials ako pero hindi pa ako ganun kagaling pagdating sa drawing. Gusto ko lang din matuto hanggang ngayon. Ayan, dito ko nilalagay yung charcoal powder. Ang charcoal powder po, meron niyang medium, hard, tsaka soft. Ito, Gucci. Hindi yung totoong Gucci. Gucci-Gucciyan lang yan. Bigay yan sa akin ng tita ko, ilalagyan. Tsaka yung mga pambura. Ayan, Best Buy ako bumili niyan sa National. So, nakita ko kasi sa isang video na pwede kang gumamit ng black eraser kapag nag-charcoal ka para hindi dumumi dun sa puti mong eraser. Ayan, may kneaded eraser, tapos may paper castle na pambura ko na PVC spray, ganyan. Tapos yung soft eraser doon. And, diyan ko lang siya nilalagay. Ayun, guys. Ayan, tabi na natin. Bigay yan sa akin ng tita ko yung lalagyan. Actually, mga gamit ko, halos yung iba dun bigay, yung iba naman bili, ganyan. So ito, wala naman laman yan. Kasi nasira yung brush niyan. Yung case na lang natira sa akin. Tatapon ko na din yung box na yan. Kasi wala naman ako paglalagyan na yan. Nasira kasi yung brush niyan eh. Tapos ito, nabili ko siya sa National Dixie na color. 30 pesos lang siya, guys. Meron na siyang flesh na kulay. 24 crayons. May flesh na siyang kulay. Ayan. Ayan guys, yung flesh nandoon. Tapos maayos na din to. Maganda namang kumulay to. At ito, yung retractable eraser. Ayan, eraser din naman siya. Pero nasa siya, parang nasa pen na lalagyan. Na di pindot. Yan, retractable eraser po yun. Tapos, ito yung pinakauna kong kneaded eraser. So, nung nag-aaral ako ng basta may, kasi magdo-drawing na kami nun. Ito yung nabili ko dati. Kasama to nung Canson sketchpad na kanina pinakita ko sa inyo. Ito yung nauna kong kneaded eraser. Hindi ko kasi alam that time na meron palang ganyang pambura. Actually, nakakita na ako ng ganyan dati. Kasi meron akong classmate na artist nun. Tapos, sabi ko, yan? Parang clay. Sabi niya sa akin, kneaded eraser ang tawag dyan. So, yun pala yung use nun. Pwede siyang pang highlights, ganyan. Tsaka napoform mo siya ng kahit anong shape. Yan, kneaded eraser siya. At ito naman, ayan, Staedtler na pambura. Ayan, hindi ko alam kung paano ko ulit siya papaputiin. Nagamit ko sa charcoal o graphite yan. Tapos yung kabila, sabi, pandinis daw ng ng ball pen. Rough kasi siya. Rough. Tapos yung isa soft. Wait lang guys. Maingay. Ayan guys. So, sorry sa ingay kung may maririnig kayo. Wala kasi ako sa maayos na lugar na tahimik. Ayan, ito bigay sa akin ng tito ko na sharpener. Sabi niya pang engineering daw yan. Siguro yung sa mga, pwede siyang kasing sharpener doon sa mga 2B, 3B, mga ganun na pencil. Tapos ito, bigay din sa akin ng tito ko. Yung iba dyan, di na gana. Pero okay na. Pag kasi binigyan ako, tinatabi ko talaga yan. Ayan, ito nabili ko to guys sa Shopee. Na siya, dual tip marker. Kasi nagbalak ako dati na glass paint. Tapos ang ginamit kong glass paint noon ay yung normal na marker lang. So kapag siya, huwag pa ganyan, huwag patayo kasi may ink yan. So, dapat nakahiga lang. Ayan o. Kapag kasi, yan, dapat nakaganyan lang yung forma niya kapag ilalagay nyo. Huwag nakatayo kasi yung tinta niya bababa. Yan, dapat nakaganon lang siya, nakahiga. Kasi dual tip siya, guys. Tapos, ito. Nakita ko lang din sa Shopee, makeup brush.
Ayan, hindi ko naman nagagamit pa. Maayos naman to. So, ayan. Habol ko lang talaga sa mga makeup brush yung pang ano. Pang, atag dito? Pang drawing. Hindi naman ako nagamit niyan sa mukha. So, ayun. Lagay natin dito. At eto guys, nabili ko to sa Japan. Yung color pencil siya. Maganda to. Maganda yung pagkakakulay niya. Maayos siya ikulay. Kaso manipis yung katawan niya. Pero yung lid niya, maayos naman. Ayan, may flesh din na color dyan. Ayan siya guys. Ayan yung itsura niya. Tapos naka-indicate na din dun sa case yung mga pangalan ng kulay. Ayan. Tapos ito guys, nabili ko lang din siya sa online. Ball pen niyan. Ang cute. Ang cute lang. Ball pen siya na nasa capsule na itsura. Ayan. Ayan, watercolor na nabibili sa tindahan. Ayun. At ayun lang guys. Ito na yung end ng video natin. Papakita ko nila sa inyo sa part 2 yung iba pang laman ng kahon. Tsaka yung mga ginawa kong glass paint dati. Ayun lang guys. So tips ko lang. Ako na beginner. Practice lang tayo ng practice hanggang sa ma-achieve natin kung ano yung ba yung gusto natin. Ayun lang guys, thank you sa panonood at keep creating, keep practicing. Huwag kayong mawala na pag-asa. Thank you po!